Marshall Peak, Kabanata 1993. Pagpasok sa five-colored pressure pagoda. Sa isang kisap mata, tanghali na. Sa mataas na plataforma, si Duan Yuan Shan, na nakayuko at nakangiting humihingi ng tawad, ay mabilis na lumapit kay Xiao Yuyang at bamulong ng ilang salita sa kanya. Matapos makatanggap ng positibong sagot, tumalikod siya at sumigaw ng malakas. Mga kaibigan ng Maplewood City, mangyaring manahimik. Nang marinig ito ng lahat, agad nilang naunawaan na magsisimula na ang karne ng palabas at agad na tumahimik habang nakatingin sila sa direksyon. Ang mataas na plataforma. Bahagyang ngumiti si Duan Yuan Shan at ikinuyom ang kanyang mga kamao. Kami ay may utang na loob kay Silver Star Envoy Master Xiao mula sa Star Soul Palace sa pagbubukas ng five-colored treasure pagoda sa aking Maplewood City. Nakatanggap din kami ng tulong ng Heavenly Marshal Holy Land, Orthodoxy Temple, Asher Sun Temple, Violet Source Chamber of Commerce, at Seven Glories Chamber of Commerce, na nag-i-invest ng malaking bilang ng mahalagang kayamanan, secret arts, martial skills, at artifacts sa pagoda na ito. Ang aking Maplewood City ay walang hanggang pasasalamat sa inyong lahat para sa inyong kabaitan ngayon. Sa ngalan ng lahat ng mga kaibigan ng Maplewood City, itong si Duan ay nagpapasalamat sa inyong lahat sa pagbubukas ng five-colored treasure pagoda sa aking Maplewood City. Umaasa ako na kayong lahat ay maabot ang bagong taas sa hinaharap, at nais ko kayong lahat. Sa sandaling ibuka ni Duan Yuan Shan ang kanyang bibig, puno siya ng papuri at pambabala, halatang pinaghandaan ito. Ngunit bago pa niya matapos ang pagsasalita, napangiwi si Xiao Yuyang at sinabi, "Tama na ang kalokohan, punta ka sa punto." Bagamat siya ay pinagsabihan sa harap ng hindi mabilang na cultivator sa lungsod, si Duan Yuan Shan ay hindi nang ahas na magpakita ng kaunting kawalang kasiyahan at sa halip ay mabilis na tumanggo bago nagpatuloy. Dumating na ang oras, guro, mangyaring buksan ang five-colored treasure pagoda. Kapag nakapasok ka na, ang pagoda, buhay, kamatayan, kayamanan, at kayamanan ay aabot sa langit. Sa sandaling bumagsak ang mga salitang ito, ang anim na cultivator mula sa Emperor Realm ay tumayo ng isa-isa. Sa ibaba ng mataas na platform, hindi mabilang na mga mata ang lumingon din sa anim na taong ito. Si Xiao Yuyang, nasa gitna, ay nagpakawala ng mahabang dagandong nang bigla siyang bumuo ng serye ng mga misteryosong selyo gamit ang kanyang mga kamay, na naging sanhi ng pag-ungol ng nakapalibot na world energy. Isang malakas na presyon ang sumabog mula sa kanyang katawan, na naging sanhi ng maraming Origin King Realm Cultivator na makaramdam ng pananabik at takot. Hindi lamang ang Origin King Realm Cultivator, ngunit maging ang iba pang limang cultivator mula sa Emperor Realm ay matamang nakatitig kay Xiao Yuyang sa sandaling ito. Parang gusto nilang makakita ng kung anong clue sa mga galaw niya. Ang mga galaw ni Xiao Yuyang ay napakabilis, ang kanyang mga kamay ay lumilipad, nag-iiwan lamang ng isang serye ng mga after images, na nagmumukhang siya ay lumaki ng hindi mabilang na mga braso. Sinabayan pa ng mahinang sigaw. Biglang itinuro ni Xiao Yuyang ang kanyang daliri sa harap. Sa isang lugar sa kanyang harapan, biglang lumitaw ang isang misteryosong pattern ng rune. Kaagad pagkatapos, patuloy na ginamit ni Xiao Yuyang ang kanyang daliri bilang brush, ang world principles bilang tinta, at ang void bilang tela. Unti-unting lumitaw ang mga rune, at sa sandaling lumitaw ang mga rune na ito, nagsimula silang damaloy ayon sa isang tiyak na pattern. Para siyang buhay na nilalang. Walang humpay na umalangaw-ngaw ang mga tunog. Chi, 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 chi. Isang hindi maipaliwanag na puwersa ang bumulwak sa kawalan, sumabog patungo sa ika-apat na antas. Hindi nagtagal, lumitaw ang isang malaking pabilog na rune pattern na halos 10 talampakan ang radius sa harap ng mga mata ng lahat. Muling sumigaw si Xiao Yuyang. Maraming salamat sa iyong pagsusumikap. Sa sandaling matapos siyang magsalita, lumipat ang iba pang lima mula sa Emperor Realm. Ang kanilang mga figure ay kumikislap, at sila ay nakatayo sa limang magkakaibang posisyon. Ang lima sa kanila ay gumamit ng kanilang sariling mga pamamaraan upang ibuhos ang kanilang dalisay at malaking source chi sa rune pattern. Nagsimulang umikot ang buong pattern. Habang bumubuhos ang kapangyarihan ng anim na masters mula sa Emperor Realm, pabilis ng pabilis ang pag-ikot ng pattern, na ginagawang medyo nahihilo at hindi komportable ang lahat ng tumitingin dito. Ang mga mukha ng anim mula sa Emperor Realm ay solemn na, at tila ang pagbuhos sa sarili nilang source chi na tulad nito ay nakakaubos ng maraming enerhiya. Pagkaraan ng ilang sandali, maliban kay Xiao Yuyang, ang iba pang limang tao ay mukhang medyo namutla. Sa kabutihang palad, ang prosesong ito ay hindi nagtagal. Nang ang malaking pattern ng rune ay biglang naging maliwanag na gate at naging matatag, muling sumigaw si Xiao Yuyang. Mga Great Emperor, mangyaring kumilos. Nang matapos siyang magsalita, isang palad ang kumislap mula sa loob ng pintuan ng liwanag. Parang nabasag ang ilang uri ng harang, at biglang lumitaw ang anino ng isang pagoda sa loob ng stable light gate. Ang pagoda ay naglabas ng limang kulay na liwanag at napakataas na walang nakakakita sa tunay na anyo nito. Five-colored treasure pagoda.
Sa ibaba ng mataas na plataforma, ang cultivator na nakakita sa eksenang ito ay napabulalas sa pagkagulat. Nanlaki ang kanilang mga mata habang matako na nakatingin sa pagoda na naglalabas ng limang kulay na liwanag. Malinaw na ito ang pinakamahalagang kayamanan ng Star Soul Palace, ang sikat na Emperor Artifact ng buong Star Boundary, ang Five-Colored Treasure Pagoda. Hindi mabilang na mga tao ang nakarinig lamang ng mga alingaungaw tungkol sa pagoda na ito, ngunit hindi nila ito nakita ng kanilang sariling mga mata. Ngayon, hindi lang nila nakita, papasok din sila mamaya. Sa pag-iisip nito, ang paghinga ng cultivator ay hindi maiwasang bumilis. Salamat sa iyong pagsusumikap. Mahinang bamantong hininga si Xiao Yuyang at bahagyang tumanggo sa lima pa. Tila naubos ang lakas ng limang tao kaya hindi na sila umimik matapos marinig ito. Sa halip, bumalik sila sa kanilang orihinal na posisyon at ipinikit ang kanilang mga mata upang ayusin ang kanilang paghinga. Sa sandaling ito, lumitaw ang isang space ring sa kamay ni Xiao Yuyang. Bahagya siyang bumiti at inihagis ang space ring sa light gate, nanginginig ito gamit ang kanyang kamay. Agad na nabasag ang space ring, at mula sa loob ng ring, daan-daan at libo-libong iba't ibang kulay na ilaw ang bumaril na parang mga araw patungo sa five-colored treasure pagoda. Ito ang mga kayamanan na kinuha ng mga dakilang puwersang iyon. May nakita akong artifact. Wow, hindi iyon ang Dao Source Fruit, tama ba? Kung makukuha ko ang prutas na ito, makakalusot din ako sa Dao Source Realm. Mayroong 3 Dao Source Fruits lamang, ngunit mayroong 10,000 tao ang nagtitipon dito. Sa tingin mo ba ay makukuha mo ang Dao Source Fruit? Kung hindi ko ito makuha, huwag mo nang isipin iyon. Matapos malaman na ang mga ilaw na ito ay ang mga kayamanan na nakalagay sa loob ng five-colored treasure. Pagoda sa pamamagitan ng maraming dakilang puwersa, lahat ay nasa sabik, lalo na ang pagkakaroon ng Dao Source Fruit, na nagpasigla sa nerbiyos at dugo nitong Origin King Realm Cultivator. Bagamat sila ay nasa sabik, walang sino man ang nangahas na kumilos ng walang pahintulot. Pagkatapos ng lahat, nanunood pa rin si Xiao Yuyang. Bahagyang ngumiti si Xiao Yuyang. Lahat, pwede na kayong pumasok. Sa sandaling bumaba ang boses niya, paano pa kayang pigilan ng mga cultivator na matagal nang naghihintay? Ginamit nilang lahat ang kanilang movement skills at secret techniques para sumugod patungo sa light gate, baka mas mabagal sila kaysa sa iba. Sa ngayon, sobrang maingay at magulo ang square sa harap ng City Lord's Mansion. Bago pa man makapasok ang sino man, nag-aagawan na ang ilang cultivator kung sino ang mauunang pumasok. Hindi ito pinansin ni Xiao Yuyang, ang kanyang mga mata sa halip ay nakatitig sa isang babae sa karamihan. Nang makita ang babaeng ito na nakatingin sa kanya, marahan siyang tumanggo at lihim na pinitik ang kanyang daliri, nagpadala ng isang malambot na puwersa patungo sa kanya. Ang grupo ng 3 ni Yang Kai ay naghalo-halo din sa karamihan at itinulak pabalik-balik ng magulong daloy ng mga tao, na labis na nagdurusa. Gayunpaman, ang mga cultivator na hindi sinasadyang nahawakan si Mo Shaoqi ay dumanas ng malaking kasawian dahil naramdaman nilang para silang natusok ng matutulis na karayom, na nagdulot sa kanila ng matinding sakit at pinilit silang iwasan siya. Nang makita ito ni Yang Kai, agad niyang sinenyasan si Mo Shaoqi gamit ang kanyang mga mata. Naunawaan ni Mo Shaoqi at pinangunahan ang daan ng walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ng sunod-sunod na paikot-ikot, sa wakas ay dumating sila malapit sa light gate at nagmamadaling pumasok. Ang pamilyar na pakiramdam ng pag-teleport ay dumating muli, ngunit pinatatag ni Yang Kai ang kanyang divine sense at nanatiling hindi natinag. Ilang sandali pa, lumabo ang kanyang paningin nang makarating siya sa isang napaka-espesyal na kapaligiran. Napansin niya agad na hindi mayaman ang world energy dito at medyo payat talaga. Gayunpaman, sa mundong ito, mayroong isang uri ng kapangyarihan na nagudyok sa lahat ng cultivator para dito, ang principal strength. Bagaman ang principal strength dito ay nagbigay ng kakaibang pakiramdam, dahil hindi ito kasing kumpleto ng mundo sa labas at sa halip ay nasa isang pira-pirasong estado, tiyak na dahil sa estadong ito na mas mauunawaan at mauunawaan ng isa. Hindi nakakagulat na ang five-colored treasure pagoda ay isang lugar na dapat puntahan ng mga alagad ng Star Soul Palace. Sa espesyal na kapaligirang ito, mas madaling mahawakan ng cultivator ng Star Soul Palace ang threshold ng principal strength kaysa sa iba. Bagamat ang pira-pirasong lakas ng prinsipyo ay may mga pagkukulang, na ginagawang imposible para sa isa na maunawaan ang mga tunay na misteryo nito, ito pa rin ang pinakamagandang lugar upang magsimula. Matapos maabot ng isang cultivator ang Origin King Realm ay ang Dao Source Realm, at kung gusto nilang makapasok sa Dao Source Realm, kailangan nilang maunawaan ang World Principles. Ang Star Soul Palace ay may kayamanan tulad ng Five-Colored Treasure Pagoda, kaya hindi bababa sa 30% na mas madali para sa mga disipulo nito na makapasok sa Dao Source Realm. Ito ay isang lubhang nakakatakot na posibilidad. Nang sumagi sa isip ni Yang Kai ang kaisipang ito, nakarinig siya ng napakalakas na sigaw na nagmumula sa hindi kalayuan. Nagulat, mabilis na inikat ni Yang Kai ang kanyang ulo upang tumingin.
Nalaman niyang hindi kalayuan sa kanya, ang isang cultivator na unang dumating dito ay nakagat sa lalamunan ng malubuwayang monster beast, bumulwak ang dugo na parang bukal. Hinawakan ng cultivator ang kanyang lalamunan gamit ang dalawang kamay ngunit hindi niya napigilan ang pag-agos ng dugo palabas. Bilang karagdagan, mayroong higit pang parang buwaya na monster beast na kumagat sa kanyang hita at braso, nagalit na kinakalankad siya sa ilalim ng damuhan. Golulu. Sa isang kisap lang ng mata, nawala ang cultivator na ito, naiwan na lamang ang maputik na putik at ang maruming tubig. Ang lugar na ito ay talagang isang latian. Ang kapaspalad na cultivator ay malinaw na dumating dito bago si Yang Kai, ngunit pagkatapos na ma-teleport, nakaramdam siya ng panandaliang pagkahilo at hindi nakapag-react sa oras. Sa sitwasyong iyon ngayon lang, kahit na gusto ni Yang Kai na kumilos, huli na ang lahat. Masyadong mabilis kumilos ang mga mababanggas na hayop na nagtatago sa ilalim ng latian. Thud! Sa mahinang tunog, agad na nasalayan ni Yang Kai ang isang parang buwaya na mabangis na hayop na kapareho ng pumatay sa cultivator ngayon. Ang pares ng mga mata nito ay puno ng escarlata, at ang hitsura nito ay mabangis at nakakatakot. Ibinuka nito ang dagwang bibig at akmang kakagaten sa lalamunan si Yang Kai. Sa nangyari sa dating cultivator, hindi nang ahas si Yang Kai na maging pabaya. Habang kumikislap ang kanyang figure, buong tapang siyang sumuntok. Namumulaklak ang kamao ng maraming kulay na liwanag habang direktang tumama sa ulo ng buwaya. Klang! Para siyang natama ng isang bagay na gawa sa ginto at bakal, lumipad kung saan saan. Ang buwaya ay nabasag paatras at nahulog sa kumunoy sa harap nito. Gayunpaman, hindi ito agad namatay. Sa halip, ibinaba nito ang kanyang buntot at nag-drill sa quagmire. Noon lang nagkaroon ng oras si Yang Kai na ilabas ang kanyang divine sense. Sa sumunod na sandali, hindi maiwasang lumubog ang mukha niya. Sa kanyang pangunawa, naramdaman niya na ang hindi mabilang na mga pagbabago sa buhay na nagmumula sa mabangis na aura ay nakatago sa ilalim ng damo at putik, tahimik na lumalapit sa kanya mula sa lahat ng direksyon. Ang mga bagay na ito ay malinaw na mga pag-iral na katulad ng buwaya ngayon. Sa katunayan, ang kanilang individual na lakas ay hindi masyadong malakas, tungkol lamang sa tuktok ng 9th Order Monster Beast, katumbas ng isang 3rd Order Origin Returning Realm Cultivator. Ang gayong Monster Beast ay hindi karapat-dapat sa atensyon ni Yang Kai. Ngunit, masyadong marami sila. Talagang ayaw ni Yang Kai na makipagkulitan sa kanila. Marshall Peak, Kabanata 1994. Altar. Kung ang isang tulad ng cultivator ngayon ay nai-teleport dito, malamang na sila ay dumanas ng kasawian. Pagkatapos ng lahat, hindi lahat ng Origin King ay maaaring baliwalain ang discomfort ng pagiging teleport gaya ni Yang Kai. Mahihilo sila ng ilang sandali. Sa pag-iisip, agad na tumalon si Yang Kai, gustong umalis ng mabilis. Gayunpaman, isang bagay na hindi niya inaasahan ang nangyari. Siya ay tumaas lamang sa taas na wala pang tatlong talampakan nang biglang dumating ang isang malaking presyon mula sa kawalan. Parang diniin siya ng bundok mula sa langit, dir-diretsyong idiniin siya pabalik sa orihinal niyang posisyon. Wala man lang siyang kuwang para lumaban. Isang flight restricting array. Naging itim ang mukha ni Yang Kai dahil agad siyang nag-react. Noong ipinakilala ni Kang Siran ang interior ng five-colored treasure pagoda sa kanya noon, sinabi niya na maraming natural at hindi natural na mga hadlang at bitag sa loob ng five-colored treasure pagoda. Ang mga hadlang at bitag na ito ay may lahat ng uri ng kakaibang epekto, at ang flight restricting array ay isa sa pinakakaraniwan. Sa mga flight restricting array na ito, ang mga cultivator ay hindi maaaring lumipad ng masyadong mataas, at kapag lumampas sila sa isang tiyak na taas, ang mga hadlang na ito ay kikilos at supilan ang cultivator. Ang nakatagpo lang ni Yang Kai ay ang rebound effect ng flight restricting array. Sa ilang sandali, hindi alam ni Yang Kai kung ang flight restricting array dito ay artificial na nakaayos o natural na nabuo. Wala na siyang oras para isipin iyon, dahil sa sandaling siya ay nahulog, hindi mabilang na mga buwaya ang tumalon mula sa lahat ng direksyon at sumugod sa kanya. Nakakatakot ang mga dagwang bibig na iyon, at nagpapanindig ng balahibo. Itinulak ni Yang Kai ang kanyang lakas at sinuntok ng magkabilang kamao. Sa isang iglap, bang bang bang, sunod-sunod na tunog ang umalangaw-ngaw. Sa isang kisap mata, nagpadala siya ng 12-12 ng buwaya na lumilipad, ngunit ang sigla ng mga nilalang na ito ay napakatibay na kahit na nataman ng ulo ni Yang Kai, hindi pa rin sila namatay. Sa halip, lahat sila ay tumalikod at lumubog sa putikan bago naglaho. Mas maraming buwaya ang sunod-sunod na sumugod kay Yang Kai. Malapit na. Ang katawan ni Yang Kai ay natatakpan ng mga buwaya, mula sa kanyang mga braso hanggang sa kanyang mga hita, na nagdulot sa kanya ng matinding pananakit. Ipinanganak ang mga buwaya na may kahangahangang lakas ng kagat, at kahit ang ordinaryong monster beast ay hindi basta-basta mapapalagay, lalo pa ang mga buwaya na ito na lahat ay umabot na sa rurok ng Ninth Order. Isang ordinaryong Origin King. Kahit subukan niyang lumaban, hindi niya kakayanin ang kagat ng isang crocodile monster beast.
Sa kabutihang palad, ang malaman na katawan ni Yang Kai ay napakatigas, at nang i-circulate niya ang Five Elements Indestructible Sword Tempering Art, ang mabangis na Five Elements Sword Chi ay nagdulot ng matinding pinsala sa mga buwaya. Marami sa mga buwaya ang dumura ng dugo at napilitang pakawalin si Yang Kai. Gayunpaman, si Yang Kai ay kinaladkad pa rin ng mga buwaya sa putik. Malamig at madilim sa ilalim ng tubig. Pinakamahalaga, hindi ito malinaw na tubig, ngunit maputik na putik. Hindi gaanong makita ni Yang Kai kahit imulat niya ang kanyang mga mata. Sandali siyang sumuntok at nalaman na hindi lang niya naibsan ang kanyang sitwasyon, kundi lalo siyang lumulubog. Parami ng parami ang mga buwaya na nakapalibot sa kanya, at hindi niya maiwasang makaramdam ng pananakit ng ulo. Secret Technique, Moonblade. Pinitik niya ang kanyang sampung daliri. Isang serye ng itim na talom ng buwan ang lumipad palabas. Sinamahan ng isang serye ng sizzling sound, ang pressure kay Yang Kai ay lubhang nabawasan. Sa latian, lumitaw ang madilim na pulang dugo at mga patay na bangkay ng buwaya. Lahat sila ay hindi kumpleto. Demonic Eye, bumukas. Muling binuksan ni Yang Kai ang kanyang mga mata. Ang kanyang kaliwang mata ay may gininto ang kulay, at ang kanyang paningin sa wakas ay nakabawi ng malaki. Gamit ang kanyang divine sense. Ang kanyang pagpatay ay hindi lamang nabigo upang maitaboy ang mga buwaya na ito, ngunit sa halip ay umakit ng mas maraming buwaya na halimaw na hayop dahil sa madugong amoy at kaguluhan na kanyang naidulot. Kumikilos ng walang ingat. Galit na galit si Yang Kai. Sa kanyang kasalukuyang lakas, kahit na humarap siya sa isang ordinaryong Dao Source Realm Master, hindi siya maguguluhan, ngunit dahil sa isang sandali ng kawalang ingat, napilitan siya sa ganoong sitwasyon ng isang grupo ng Monster Beast. Medyo nagalit ito dahil sa kahihiyan. Gamit ang isang kaway ng kanyang kamay, direktang pinakawalan ni Yang Kai ang Monster Insect Queen, na inaayos pa ang katawan nito sa Sealed World Bead, at nag-issue ng utos kasama ang kanyang Divine Sense. Ang Monster Insect Queen ngayon ay Blood Beast ni Yang Kai at may sariling sentience, kaya natural na ito ay mahigpit na susunod sa kanyang mga utos. Ang Purple at Green Dual Swords ay kumikislap, at sa isang kislap ng liwanag, isang alon ng Sword Chi ang yumandar. Kacha! Isang nagyayelong malamig na aura ang pumuno sa hangin, at hindi lamang si Yang Kai ang hindi sinasadyang manginig, ang pagkubkob ng Crocodile Monster Beast ay bumagal din. Sa isang kislap ng kinang, ang Sword Chi ay lumundag, at ang buwaya ng Monster Beast ay nahati sa dalawa, agad na namatay. Maging ang mga buwaya na medyo malayo ay hindi rin naligtas. Habang hawak ang Purple and Green Dual Swords, ang lakas ng Monster Insect Queen ay tila tumaas ng husto. Kahit na hindi ginagamit ang Clear Sky Snowfall Secret Technique, ang pinakasimpleng galaw ng espada ay sapat na upang lumiwanag. Malamig na bamantong hininga si Yang Kai, at nang sasamantalahin na niya ang pagkakataong makatakas, bigla niyang nasulyapan ang isang kakaibang lugar mula sa gilid ng kanyang mata. Sa kailaliman ng latian, may isang lugar na naglalabas ng malinaw na liwanag. Gamit ang kanyang divine sense para mag-imbestiga, nakakita si Yang Kai ng bakas ng malakas na pagbabago-bago ng enerhiya. Hindi maiwasang lumiwanag ang mga mata ni Yang Kai. Hinihimok ang kanyang lakas upang protektahan ang kanyang katawan, lamusong siya. Ang Monster Insect Queen ay parang isang tapat na gwardya, na sumusunod sa likuran ni Yang Kai. Sa tuwing may kaguluhan, ang Sword Chi ay puputulan ang kaaway sa dalawa. Hindi nagtagal, narating ni Yang Kai ang ilalim ng latian at nakarating sa lugar kung saan naglalabas ang malinaw na liwanag. Sa tulong ng Demon Eye of Annihilation, sa wakas ay nakita ni Yang Kai kung ano ang bagay na ito. Ito ay talagang isang bagay na kasing laki ng palad na mukhang Ganoderma. Ano ito? May blangkong tingin si Yang Kai sa kanyang mukha. Bagamat malalim ang pagkakaintindi niya sa mga halamang gamot sa teritoryo ng Homestar, matapos makarating sa Star Boundary, pakiramdam niya ay kulang pa rin ang kanyang kaalaman, lalo na pagdating sa Spirit Grasses at Miraculous Medicines. Maraming mga bagay na hindi pa niya narinig noon. Itong Ganoderma na nasa harap niya ay isang bagay na hindi pa niya nakikita, ni hindi niya narinig. Habang pinagmamasdan niya ito, biglang naging berde ang malinaw at maulap na liwanag. Pagkaraan ng ilang sandali, ito ay naging black. Pagkatapos mag-isip tungkol dito saglit, natukoy ni Yang Kai na talagang hindi niya nakikilala ang bagay na ito, ngunit sa paghusga mula sa aura na ibinubuhos nito, tiyak na isa itong halamang Dao Source Grade. Nagpa siya si Yang Kai na piliin muna ito. Sa anumang kaso, nandoon pa rin ang Medicine Garden sa Sealed World Bead, kaya kung ay transplant niya ito, malalaman niya ang uri at function nito balang araw. Isinasaalang-alang ang lahat ng ito, agad na nagtrabaho si Yang Kai. Ilang sandali pa, inilipat niya ang Ganoderma na ito sa Medicine Garden sa Sealed World Bead. Matapos gawin ito, hindi nagmamadaling lumabas si Yang Kai at sa halip ay nagpatuloy sa paghahanap sa paligid. Talagang nakahanap pa siya ng ilan pang tangkay ng mga halamang gamot na eksaktong pareho. Pagkaraan ng kalahating araw, si Yang Kai ay nagmamadaling lumabas sa latian kasama ang Monster Insect Queen na nakasunod ng malapit sa likuran.
Sa daan, hindi mabilang na mga bangkay ng crocodile monster beast ang lumutang sa ibabaw ng tubig, na kinulayan ng pula ng dugo ang paligid na latian. Tila ang bangis ng monster insect queen ay humadlang sa crocodile monster beast, o marahil ito ay dahil karamihan sa kanila ay napatay, ngunit si Yang Kai ay hindi na nakaranas ng anumang pag-atake at matagumpay na lumabas mula sa latian. Sa pagkakataong ito, si Yang Kai ay hindi kumilos ng padalos-dalos at sa halip ay lumipad ng ilang metro sa ibabaw ng tubig bago lumabas. Mayroong maraming uri ng flight restricting arrays. Ang ilan ay ganap na ipinagbabawal ang paglipad, habang ang iba ay naghihigpit sa taas ng paglipad. Mula sa kanyang unang engkwentro, ang flight restricting array dito ay walang alinlangan na ang huling uri, kaya hanggat hindi siya lalampas sa isang tiyak na taas, hindi niya ito matrigger. Ang latian ay tila sumasakop sa isang napakalaking lugar, kaya lumipad si Yang Kai ng kalahating araw bago siya tuluyang lumipad palabas. Ang Monster Insect Queen ay matagal na niyang binawi. Ang Monster Insect Queen ay nag-aayos pa ng katawan nito, kaya wala itong pakinabang kung ito ay mapupunta sa labanan ng masyadong maaga. Bukod dito, ayaw ni Yang Kai na malaman ng iba na mayroon siyang ganoong katulong. Ang Monster Insect Queen ay maaaring ituring bilang kanyang pinakamalaking trump card, kaya natural, kung mas nakatago ito, mas mabuti. Ang espasyo sa loob ng five-colored treasure pagoda ay hindi kapanipaniwalang malawak. 10,000 mga cultivator mula sa Maplewood City ang pumasok sa lugar na ito, ngunit si Yang Kai ay hindi nakatagpo ng isang tao sa daan. Sa pagtingin sa paligid, hindi napigilan ni Yang Kai na makaramdam ng pagkadismaya nang hindi niya mahanap ang kanyang target. Ito dapat ang unang layer ng five-colored treasure pagoda. Sinabi sa kanya ni Kang Siran na subukan ang kanyang makakaya upang maabot ang pangalawang layer pagkatapos pumasok sa pagoda. Bagamat ang una at ikalawang layer ay angkop para sa Origin King Realm Cultivator, para sa Third Order Origin King Cultivator tulad ni Yang Kai, natural na mas maganda ang pangalawang layer. Ang paraan upang makapasok ay upang makahanap ng five-colored light pillar na nag-uugnay sa langit sa lupa. Matagal nang hinahanap ni Yang Kai ang tinatawag na five-colored light pillar na ito, ngunit hindi pa niya ito nahanap, kaya medyo nadismaya siya dahil hindi niya alam kung saan ito hahanapin. Nang iangat niya ang kanyang mga mata upang tumingin sa paligid, biglang umugang ang lupa. Maya-maya pa ay nagsimula na itong manginig ng matindi. Tila may nakakabinging tunog ng kulog na nagmumula sa kailaliman ng lupa. Nagbago ang mukha ni Yang Kai habang nagmamadaling itinulak ang kanyang Saint Chi habang maingat na tumitingin sa paligid dahil sa takot sa anumang bigla ang pagbabago. Walang kakaiba sa paligid, ngunit sa isang locus yung napakalayo, biglang lumitaw ang projection ng isang True Dragon. Hindi alam kung gaano katagal ang True Dragon na iyon. Ang buong katawan nito ay nagninangas na pula, at ang buntot ng dragon nito ay umindayog habang dumiretso ito sa mga ulap. Maya-maya pa, bumaba ito sa napakabilis na bilis. Walang nakakaalam kung saan ito dumaong, at pagkatapos ay nawala. Nagningning ang mga mata ni Yang Kai nang makita niya ito. Hindi niya inaasahan na may lalabas na True Dragon Phantom sa unang layer ng five-colored treasure pagoda. Talagang hindi ito dulot ng ilang uri ng secret technique o secret art, kundi isang tunay na True Dragon Phantom. Maaaring may kaugnayan pa ito sa isang True Dragon artifact dahil nang lumitaw ang True Dragon Phantom na ito, malinaw na naramdaman ni Yang Kai ang init sa kanyang dibdib. Pinagsama niya at pinino ang isang tunay na kaliskis ng dragon sa kanyang dibdib. At ang dragon scale na ito ay tila tumutunog sa isang bagay sa malayo sa sandaling ito. Agad na napagtanto ni Yang Kai na maaaring ito ay isang magandang pagkakataon. Hindi nakakagulat na nabalitaan na ang mga pagkakataon ay nasa lahat ng dako sa loob ng five-colored treasure pagoda. Kung papalarin ang isa na makapasok dito, marami silang makukuhang benepisyo, ngunit kung sawi sila, gaano man sila kalakas, wala itong silbi kahit ilang beses silang pumasok. Napagtanto ito, hindi na nagdalawang isip si Yang Kai at agad na tumakbo patungo sa lugar kung saan nangyayari ang pangitaing ito sa napakabilis na bilis. Ang lokasyon kung saan lumitaw ang True Dragon Phantom ay napakalayo sa kinaroroonan niya, kaya kahit na ginamit ni Yang Kai ang kanyang buong lakas, inabot pa rin siya ng buong 3 oras bago makarating. Pagtingin sa paligid, hindi mapigilan ni Yang Kai na matigilan. Dahil marami ng cultivator ang natipon dito, hindi bababa sa ilang daan, at mayroong tuloy-tuloy na daloy ng iba pang mga cultivator na nakakita rin ng pangitaing ito. Ito ay isang gulubunduking lupain, at sa pinakasentro ng lambak na ito, mayroong isang parang altar na gusali. Ang altar na ito ay tila nabasag lamang sa lupa at naglalabas ng isang sinaunang at mapanglo na aura. Ang nakapalibot na lupa ay nagpakita rin ng mga palatandaan ng pag-aayos. Marshall Peak, Kabanata 1995. Umaakyat sa altar ng dragon. Sa sinaunang at tiwangwang na altar, mayroong higit sa 12 hindi kilalang mga bagay. Ang mga hindi kilalang bagay na ito ay lahat ay natatakpan ng isang layer ng madilim at maulap na liwanag, na parang isang mangkok ang inilagay sa ibabaw ng mga ito.
Sa pamamagitan ng madilim at maulap na liwanag, bagamat hindi masyadong malinaw, makikita pa rin ang isa ang ilang anyo ng embryonic. Ang mga bagay na natatakpan ng magaan na kurtina ay lahat ng uri ng mga bagay. May mga martilyo, hugis espada, parang punyal na mga artifact, pati na rin ang madilaw na secret arts at secret tomes. May ilang bote din ng jade na halatang luma na. Ang bawat isa sa kanila ay mukhang lubhang pambihira, lalo na ang mga artifact na iyon, na nagpapalabas ng napakalakas na pagbabago-bago ng enerhiya. Ang pinakamababa ay isang artifact ng Dao Source Grade. Dahil dito ay nag-init ang mukha ni Yang Kai sa pagnanasa. Hindi lang siya, kundi ang ibang cultivator na sumugod dito ay tumingin din sa altar ng may kasakiman at pag-iimbot. Ang lahat ay napuno ng kasakiman. Maaring ang mga bagay na ito ay inilagay dito ng ilang dakilang kapangyarihan. Baka nandito na ang Dao Source Fruit. Biglang may boses ng cultivator sa gilid. Hindi yan. May nagpatuloy. Ako ay dumating kanina. Nabalitaan ko na ang altar na ito ay biglang umusbong mula sa lupa at hindi isang bagay na orihinal na umiiral. Tila isang kaibigan ang nag-trigger ng paghihigpit sa lugar na ito at naging sanhi ng paglitaw ng damabana. Ang mga bagay sa altar ay lahat. Naglabas ng sinaunang aura. Siguradong hindi ito isang bagay na inilagay dito ng mga dakilang puwersang iyon. Kaya, matagal nang nandito ang mga bagay sa altar na ito. Ang mga ito ba ay mga kayamanan na naiwan noong unang panahon? Siguro nga. Kung ganoon ano pa ang hinihintay natin? Bilisan mo at kunin mo sila. Ang isang kayamanan na naiwan mula sa sinaunang panahon ay talagang naingatan ng husto. Ang halaga nito ay sadyang hindi matatawaran. Ito ay hindi mabilang na beses na mas mahalaga kaysa sa mga kayamanang inilagay dito ng mga dakilang puwersa. Sa sandaling kumalat ang balita, maraming dugo ng cultivator ang nagsimulang kumulo. Maraming cultivator na gusto pang mag-observe sandali ay hindi na nakapagpigil at nag-ipon ng lakas ng loob na sumugod. Ang kanilang mga galaw ay agad na nakaapekto sa nerbiyos ng iba, at parami ng parami ang nagsimulang gumalaw. Maging si Yang Kai ay nagsimulang gumalaw, ngunit hindi siya nagmamadali sa unahang linya. Sa halip, nahulog siya sa gitna. Sa ganitong paraan, magkakaroon siya ng sapat na oras upang pagmasdan ang mga galaw ng cultivator sa kanyang harapan, baka aksidente siyang mahulog sa bitag. Lahat, mangyaring maghintay. Sa sandaling ito, isang malakas at malinaw na sigaw ang biglang tumunog. Pagkatapos, biglang lumipad sa langit ang isang makisig na binata na nakaputing damit. Ang binatang ito ay may malarosas na labi at mapuputing ngipin. Siya ay isang lalaking may kapansin-pansing hitsura, na may isang pares ng masiglang mga mata at isang hindi pangkaraniwang tindig. Sa isang tingin, masasabi na siya ay may kakaibang background. Lahat, mangyaring huminahon at makinig sa akin. Muling sigaw ng binata. Maraming cultivator ang nakasimangot at naiinip na tumangala. Pagkatapos ng lahat, ang kayamanan ay nasa harapan nila. Sa sandaling ito, may biglang hamarang sa kanilang dinadaanan, at ito ay talagang hindi nakalulugod. Ang pagharang sa landas ng isang tao tungo sa kayamanan ay walang pinagkaiba sa pagpatay sa kanyang mga magulang, at ang gayumpuot ay ganap na hindi mapagkakasundo. Gayunpaman, nang makita ng lahat ang mukha ng taong ito ng malinaw, maraming tao ang masunurin na nanatili sa kinaroroonan nila, at ang iba ay nagpakita rin ng pag-unawa. Kaya si Young Master Jiang Chuhi. Sa gitna ng mga tao, isang cultivator na nakakilala sa binata ay kinuyam ang kanyang mga kamao at nagsabi. Ano ang ibig mong sabihin, Young Master Jiang? Hindi kaya gusto niyang umasa sa kapangyarihan ng Jiang family na monopolyo ang mga kayamanan sa altar. Kung ganoon ang kaso, mangyaring huwag nang magsabi pa. Tama. Ang mga kayamanan ay pag-aari ng mga nakatakdang makuha ang mga ito. Kahit na ang Jiang family ay itinuturing na pambihira sa Maplewood City, ito ang five-colored treasure pagoda. Kung gusto ni Young Master Jiang na i-monopolize ito, mangyaring mag-isip ng dalawang beses. May biglang nag-echo. Nang marinig ang kanilang sinasabi, agad na naunawaan ni Yang Kai ang pagkakakilanlan ng binatang ito. Isang miyembro ng Jiang family ng Maplewood City. Sa Maplewood City, sa ibaba ng City Lord's Mansion. Mayroon ding ilang puwersa ng pamilya na naruroon, at kabilang sa kanila, ang lakas ng pamilya Jiang ay medyo maganda dahil mayroon silang matandang ninuno mula sa First Order Dao Source Realm. Kahit na si Yang Kai ay walang anumang pakikitungo sa Jiang family, nakita niya ang ilang Jiang family cultivator corpses na pinatay ng Little Luanfeng sa Clear Jade Mountain. Sa pagkakataong ito, ang mga pumasok sa five-colored treasure pagoda ay karaniwang mga cultivator mula sa Maplewood City, kaya natural na kinikilala ng maraming tao si Jiang Chuhi. Kahit hindi nila siya kilala, narinig man lang nila ang pangalan niya. Gayunpaman, tulad ng sinabi ng taong iyon, kung sila ay nasa Maplewood City, ang lahat ay maaaring magkaroon ng ilang mga pag-aalinlangan tungkol sa lakas ng old family ancestor Jiang at bigyan ng mukha si Jiang Chuhi, ngunit sa loob ng five-colored treasure pagoda, ang mga tao ng Jiang family ay hindi pagpigil. Isa pa, nasa harapan nila ang mga kayamanan.
Ang mga ibon ay namamatay sa paghahanap ng pagkain at ang mga tao ay namamatay sa paghahanap ng kayamanan. Ito ay isang sinaunang katotohanan. Ngayon, hindi banggitin si Jiang Chuhi, kahit na personal na narito ang matandang ninuno ng pamilya Jiang, ang daan-daang origin kings na ito ay hindi matatakot sa kanya. Jiang Chuhi hindi siya nagalit, gayunpaman, at sa halip ay ngumiti. Napakaseryoso ng kaibigan ito. Daan-daang mga kapwa cultivator ang nagtitipon dito, kaya kahit na ang Jiang ito ay may lakas ng loob na kasing laki ng langit, hindi siya maglalakas loob na saktan ang lahat. Ang monopolyo sa mga kayamanan ay isang bagay na hindi kailanman naisip ni Jiang. Kung gayon, ano ang gustong gawin ni Young Master Jiang? Nakangiti si Jiang Chuhi habang nagpatuloy sa pagsasalita. Itong Jiang na ito ay gusto lang sabihin sa lahat na kung saan may mga benepisyo, may mga panganib din. Higit pa rito, ito ang five-colored treasure pagoda. Sa palagay mo ba ay napakadaling makuha ang mga kayamanan sa altar? Kung ganoon nga, matagal nang nawala ang mga kayamanang iyon. Bakit nila hihintayin na kolektahin sila ng mga tulad mo at ko? Natural na alam natin ito, ngunit. Kung hindi tayo magdadalawang isip kapag may mga panganib, ano ang silbi ng paglilinang? Pinaghandaan na natin ito sa ating pag-iisip. Malamig na ngumuso ang nagsalita kanina. May lakas ng loob itong kaibigan. Tumiti Jiang Chuhi sa tao bago iniba ang paksa. Ngunit, hindi ba dapat magtanong muna ang kaibigang ito kung ano ang altar na ito? Sabi nga sa kasabihan, kilalanin mo ang iyong sarili at kilalanin ang iyong kaaway, at hinding-hindi ka matatalo. Ito ang unang pagkakataon na pumasok ang hamak na ito sa five-colored treasure pagoda, kaya paano ko malalaman kung ano ang altar na ito? Umiling ang tao, ngunit maya-maya ay tumingin kay Jiang Chuhi na may pagtataka. Maaaring alam ni Young Master Jiang. Kung gayon, sana ay maliwanagan ako ni Young Master Jiang. Umiling si Jiang Chuhi. Hindi alam ng Jiang na ito, ngunit sa tingin ko. Dapat mayroong isang tao dito na nakakaalam. Pagkasabi nito, lumingon siya upang tumingin sa isang lugar sa karamihan, na may ngiti sa kanyang mukha. Habang sinabi niya, "Young Lady Chin, ano sa palagay mo?" Sinundan ng tingin ng lahat ang kanyang tingin at agad na nakita ang isang babae na pinaliligiran ng ilang mga cultivator. Ang babaeng ito ay hindi masyadong matanda, mga 25 hanggang 26 na taong gulang. Siya ay may maliit na figure at parang nadumaranas ng kung ano-anong karamdaman. Maputi ang kanyang kutis, payat ang kanyang figure, at bahagyang mapatla ang kanyang mga labi. Kung hindi dahil sa mga salik na ito, tiyak na siya ay isang nakamamanghang kagandahan kung ang kanyang figure ay mas masigla. Kahit na kaya, ang babaeng ito ay parang bulaklak na umuugoy-ugoy sa hangin at ulan, na humahatak sa awa ng iba. Nang makitang inilihis ni Jiang Chuhi ang atensyon ng lahat sa kanya, nagsalubong ang mga kilay ni Young Lady Chin habang ang bahagyang pagkayamot ay lumitaw sa kanyang mukha. Ang mga cultivator na nakapaligid sa kanya ay galit ding tumitig kay Jiang Chuhi, na nagpapakita ng matinding kawalang kasiyahan. Young Lady Chin. Ang Young Lady Chin yun na iyon mula sa Chin family. Mula sa karamihan, umalangongaw ang sigaw ng sorpresa, na tila nagpapahiwatig na ang Chin Yu na ito ay sikat na sikat. Narinig ko na ang Young Lady Chin Yu ay nagbasa ng maraming libro mula pagkabata at napakaraming kaalaman, lalo na tungkol sa Sealed World. Nagtataka ako kung gaano karami ang alam ng Young Lady Chin tungkol sa altar na ito. Mangyaring paliwanagan kami, ang hamak na ito at lahat ng naririto ay lubos na magpapasalamat. Ang mukha ni Jiang Chuhi ay kasing linaw ng jade habang siya ay malumanay ng umiti, ganap na hindi pinapansin ang inis ni Chin Yu at ang galit na mga titig ng mga gwardya sa paligid niya. Nagbago ang ekspresyon ni Yang Kai nang bigla niyang naunawaan kung bakit ang Jiang Chuhi na ito ay gusto niyang ipakita sa oras na ito. Malinaw na gustong malaman ng taong ito ang tungkol sa altar. Gayunpaman, kung tatanungin niya si Chin Yu na mag-isa, maaaring hindi niya ito gustong sabihin sa kanya. Ngunit ngayon, sa napakaraming tao na nanonood, walang pagpipilian si Chin Yu kundi sabihin ito kahit na ayaw niya. Walang sino man ang gugustuhing magdulot ng galit sa publiko. Itong Jiang Chu na ito ay sadyang mapanlin lang, ngunit ang pamamaraang ito ay medyo kasuklam-suklam. Maraming cultivator tulad ni Yang Kai ang nakaintindi nito, ngunit dahil ito ay may kinalaman sa kanilang sariling interes, hindi nila ito itinuro. Sa halip, tumingin sila kay Chin Yu ng may labis na interes. Tama, Young Lady Chin. Sa napakaraming kaibigan dito, kung may alam ka tungkol sa altar na ito, mangyaring sabihin sa amin. Kung may anumang mga panganib dito, kami ay lubos na magpapasalamat. Sa ilalim ng mga tingin ng napakaraming tao, tila hindi komportable si Chin Yu. O baka naman dahil sa sobrang ingay ng hangin dito, hindi niya napigil ang umubo ng mahina at tinakpan ng panyo ang bibig. Ang aking young lady ay may sakit mula pa noong siya ay bata, kaya hindi siya comfortable para sa kanyang magsalita. Patawarin mo siya. Sa tabi ni Chin Yu, isang Third Order Origin King Realm Guard na nasa edad 40 ay kinulong ang kanyang mga kamao at sinabing may malamig na tingin.
Iminuwestre ni Qinyu ang kanyang kamay at mahinang sinabi. Hindi mahalaga. Dahil gustong malaman ni Young Master Zhang at ng lahat ng mga kaibigang ito. Kung gayon sasabihin sa iyo ng misis na ito, hindi niya alam kung anong sakit ang mayroon siya. Hindi lang siya mukhang matamlay, pero mahina rin siya ng magsalita. Talagang nakakadurog ng puso na makita siyang ganito. Gayunpaman, nang marinig nila na handa siyang magsalita tungkol sa altar, hindi maiwasan ng lahat na magulat, nakatingin sa kanya ng may pag-asa. Talagang narinig ni Young Lady Qin ang altar na ito. Humanga ang Zhang na ito. Nagliwanag din ang mga mata ni Zhang Chu. Pagsubok lang ang mga ginawa niya dati, pero hindi niya inaasahan na makaka-jackpot siya. Sa isang banda, umaasa rin siya na magpaliwanag si Qinyu ng mas detalyado para mas maintindihan niya ang altar na ito, ngunit sa kabilang banda, natatakot siya na makuha ng iba ang impormasyong ito at makipagkompetensya sa kanya, na nagiging sanhi ng kanyang kalooban. Lubhang komplikado. Ito ang Soaring Dragon Altar. Mabagal na sabi ni Qinyu. Ang unang layer ng Five Colored Treasure Pagoda ay tumahimik, natanging ang mahinang boses ni Qinyu ang lumilipad sa hangin. Kunin ang kahulugan ng isang isda na tumatalon sa Dragon Gate, na nagiging dragon. Ang Soaring Dragon Altar na ito ay hindi lumilitaw sa isang takdang oras, at ang lokasyon nito ay masyadong mali-mali. Ito ay maaaring lumitaw sa unang layer, sa pangalawang layer, o kahit nasa ikalimang layer. Ang sabi-sabi ay umiral na ito mula pa noong sinaunang panahon. Minsan, kaya, kahit na may pumasok dito mula sa Star Soul Palace, hindi magiging madali ang paghahanap nitong Soaring Dragon Altar. Ayon sa mga sinaunang talaan ng Star Soul Palace, ang Soaring Dragon Altar ay 8 beses pa lamang lumitaw sa kabuuan. Sa tuwing ito ay lilito, ito ay sinasamahan ng paglitaw ng ilang bihirang kayamanan. Kung makukuha natin ang isa sa mga kayamanang ito, marahil maaari tayong maging isang isda na tumatalon sa tarangkahan ng dragon at magtanim sa Emperor Realm. Isang isda na tumatalon sa Dragon Gate. Ang Emperor Realm. Maraming mga cultivator ang nagbulungan habang nagliliwanag ang kanilang mga mata. Karamihan sa mga cultivator sa Maplewood City ay nasa ilalim ng hierarchy. Kahit na ang kanilang lakas ay hindi masama, dahil wala silang background o suporta, halos imposible para sa kanila na umabant sa kabila ng Origin King Realm. Gayunpaman, ang mga salita ni Qinyu ay nagbigay sa kanila ng pag-asa, na parang may malawak na daan sa harapan nila na direktang patungo sa trono ng Emperor Realm. Marshall Peak, Kabanata 1996. Pagpigil sa Dragon Pressure. Sa sandaling matapos magsalita si Qinyu, hindi mabilang na mga cultivator ang nabalisa. Bagamat nadama nilang lahat na pambihira ang kayamanan sa altar, wala silang anumang konkretong patunay. Kasabay ng katotohanan na napakaraming mga cultivator na tumitingin sa altar ng may pag-iimbat, wala ni isa sa kanila ang nang-ahas na kumilos ng padalus de Lulz dahil sa takot na magdulot ng nakamamatay na sakuna. Ngunit ngayon, matapos marinig ang mga salita ni Qinyu, naging masigla ang pag-iisip ng lahat. Ang tukso ng pag-abot sa Emperor Realm ay sapat na para ipagsapalaran nila ang kanilang buhay. Gayunpaman, nanatiling kalmado ang ilang tao at malakas na nagtanong. Tanungin ko ba si Young Lady Qin, ano ang mapanganib sa Soaring Dragon Altar na ito? Panganib. Tiyak na may panganib, at maaari pa itong magbuwis ng ating buhay. Ngunit kung ano ba talaga ito? Hindi alam ni Qinyu. Pagkatapos ng lahat, ang Five Colored Treasure Pagoda na ito ay ang pinakamahalagang kayamanan ng Star Soul Palace, at kakaunti ang mga sinaunang talatungkol dito. Ito ang unang pagkakataon na pumasok ang ginang na ito, kaya nang marinig ito, lahat ay nagpakita ng pagkadismaya. Bagamat alam ng lahat na may sasabihin pa si Qinyu, marami na siyang naipahayag na impormasyon at nagawa na niya ang lahat. Kung patuloy nila siyang pipilitin, ito ay katumbas ng pananakit sa pamilya Qin. Lahat sila ay mga cultivator na naghahanap buhay sa Maplewood City, kaya sino ang handang masaktan sila? Kung hindi sila gumawa ng mabuti, sila ay parurusahan. Gayunpaman, sinasabing ang Soaring Dragon Altar na ito ay isang artifact, at ang isa ay gawa sa Dragon Bones, kaya kung gusto ng isa na makalapit dito, kailangan munang labanan ang Dragon Pressure ng Ancient True Dragon. Qinyu dagdag, na tila wala sa oras. Gawa sa mga buto ng dragon. Ang Dragon Pressure ng Ancient True Dragon. Bulalas ng grupo ng mga cultivator. Sa sandaling iyon, biglang umalangaw ang isang putok ng mga kaluskos mula sa hindi kalayuan. Ang tunog na ito ay napakabilis, at lahat ay nagulat at likas na nagpalipat-lipat ng kanilang lakas upang tumingin sa paligid. Ang susunod na sandali, may sumigaw. Kasuklam-suklam at walang hiya, kumikilos ng palihim, napakasuklam. Lumalabas na habang ang atensyon ng lahat ay naaakit ni Qinyu at nakikinig sila sa kanyang pagpapakilala sa Soaring Dragon Altar, isang cultivator mula sa Mysterious Realm ang lumitaw. Hindi alam kung saang dakilang puwersa kabilang ang cultivator na ito,
Ngunit itinago niya ang kanyang anyo at aura at tahimik na papalapit sa Soaring Dragon Altar. Ang kanilang secret techniques para itago ang kanilang mga aura at figure ay napakalalim, kaya walang sinumang naruroon ang nakatuklas sa kanila. Kung hindi dahil sa bigla ang pagbabago sa Soaring Dragon Altar, malamang na walang makakapansin sa mga taong ito na kumukuha ng mga kayamanan dito. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang mga taong ito ay nagpahayag ng kanilang sarili. Hindi sila marami, 4 o 5 lang sila, at pinaghiwalay sila sa iba't ibang direksyon. Maingat na lumalapit sa Soaring Dragon Altar. Hindi alam kung sinong malas na lalaki ang nag-trigger ng Spirit Array malapit sa Soaring Dragon Altar, ngunit mula sa altar, isang sinag ng liwanag ang biglang bumaril at binomba ang mga taong ito. Ang mga taong iyon ay hindi nagbigay pansin sa isang sandali, at 2 sa kanila ang talagang binawian ng buhay sa lugar. Tumalsik ang dugo kung saan-saan, at nagkabasag-basag ang kanilang mga laman. Nakita ng natitirang iilan na hindi maganda ang sitwasyon at nagmamadaling umiwas. Natural, hindi nila naitago ang kanilang mga sarili at nalantad. Sa kabutihang palad, ang Soaring Dragon Altar Spirit Array ay tila hindi masyadong makapangyarihan, kaya pagkatapos ng 2 o 3 nakaligtas na makaiwas sandali, wala ni isa sa kanila ang napinsala. Nagpapalitan ng sulyap sa isa't isa, nang makitang nalantad ang kanilang kinaroroonan, nagngangalit sila at nagpatuloy na sumugod. Gago! Galing sila sa Ghost Dance Sect. Isang grupo ng mga payaso. Ang lakas ng loob niyong pagnasaan ang kayamanan. Rililigawan mo si kamatayan. Akin ang kayamanan. Sa sandaling makita nilang may papalapit sa Soaring Dragon Altar, hindi na nakapagpigil ang natitirang cultivator at mabilis na ginamit ang kanilang movement skills. Lahat sila ay sumugod patungo sa Soaring Dragon Altar, na gustong maabot ito sa lalong madaling panahon. Lahat sila ay gustong kunin ang mga kayamanan para sa kanilang sarili. Si Jiang Chuhi ang pinakamabilis na nakariak, at sa pag-ikot ng kanyang katawan, nagmamadali siyang lumabas ng ilang dosenang metro, nangunguna habang nakatitig sa secret art sa Soaring Dragon Altar. Sabay wagayway ng kamay. Isang parang lubod na artifact ang lumipad mula sa manggas ni Yang Kai at Bomb Alot sa secret art ilang dosenang metro ang layo. Yang Master Jiang, ikaw. May nakakita nito at nabigla. Ha. Malakas na tumawa si Jiang Chuhi, na parabang nakikita na niya ang kanyang sarili na nagiging walang talo sa ilalim ng langit pagkatapos niyang makuha ang secret art. Ang kanyang walang pakundangan na ugali ay nahayag habang sinasabi niya. Ang mga kayamanan ay para sa mga may kakayahan. Ang secret art na ito ay kay Jiang na ito. Ngunit nang bumagsak ang kanyang boses, biglang natigil ang ngiti sa kanyang mukha habang nakatitig sa kanyang parang lubod na artifact at bamulong. Paano nangyari ito? Ang kanyang parang lubod na artifact ay nagawa lamang na umabot ng 10 metro bago ito bumagsak ng mahina sa lupa, na parang nawala ang lahat ng espiritualidad nito. Kahit anong pilit niya, hindi niya ito nagawang buhayin. Hindi lamang siya, ngunit lahat ng iba pa na gustong gumamit ng sarili nilang mga artifact para makuha ang mga kayamanan sa Soaring Dragon Altar ay nawalan din ng koneksyon sa kanilang mga artifact sa napakaikling panahon. Habang si Jiang Chuhi ay natulala, isang malaking puwersa ang tila tumama sa kanya mula sa langit at binagsakan siya sa lupa, tinakpan siya ng ulap ng alikabok habang ang kanyang bibig at ilong ay napuno ng dumi. Ha, Young Master Jiang, itong galaw na dog eating shit mo ay talagang napraktis mo hanggang sa punto ng pagiging perpekto, talagang humanga ang isang ito. Ang cultivator noon ay tumawa ng malakas habang sinusugod niya si Jiang Chuhi, hindi nakakalimutang kulitin siya bago umalis. Kalokohan! Tatandaan kita! Nagmura si Jiang Chuhi habang nakatayo na puno ng dumi at habang madumi ang mukha. Sa pagtingin sa paligid, lahat ng iba pang mga cultivator na gustong lumipad sa Soaring Dragon Altar ay dumanas ng parehong kapalaran gaya niya, lahat sila ay nahulog mula sa langit sa isang trahedya na paraan. Ang pagtuklas na ito ay agad na naging sanhi ng pagbuti ng puso ni Jiang Chuhi. Sa isang iglap, naunawaan ang lahat na kung gusto nilang makuha ang mga kayamanan, kailangan nilang umasa sa kanilang sarili upang maabot ang Soaring Dragon Altar. Gayunpaman, ito ay talagang hindi isang madaling gawain. Dati, sapat na ang distansya, kaya walang naramdaman, ngunit habang papalapit sila sa Soaring Dragon Altar, mas mabangis ang hindi maipaliwanag na presyon. Sa mga mata ng lahat ng cultivator, ang buong Soaring Dragon Altar ay tila naging isang sinaunang dragon, umaatungal ng mabangis habang binubuksan nito ang Dagwang Chan, naghihintay ng pagkain na may hatid sa pintuan nito. Ang ilan sa mga cultivator na may mahinang pag-iisip, mahinang paghahangad, o mababang lakas ay talagang nawalan ng pag-iingat sandali, ang kanilang mga mata ay puno ng takot habang ang kanilang mga katawan ay nanginginig ng marahas. Para naman sa iba, kahit na kaya nilang labanan ang nakakatakot na dragon pressure na ito, nahirapan pa rin silang gumalaw, hindi na nakakatakbo ng kasing bilis ng dati. Young lady, tayo. Sa kabilang banda, ang grupo ng pamilya Chin ay nakatipon pa rin sa paligid ng Chin Yu, at sa ilalim ng mga tagubilin ni Chin Yu,
hindi sila nagmamadaling lumapit sa Soaring Dragon Altar. Umuubos si Qin Yu ng ilang beses paminsan-minsan, lumuwag ang kanyang ekspresyon. Sa kabilang banda, ang iba pang mga cultivator ng Qin family ay nagpakita ng pagkabalisa, natatakot na may ibang tao na magkusa. Huwag kang mag-alala. Sa wakas ay nakahinga si Qin Yu at mahinang bamulong. Ang Soaring Dragon Altar ay hindi ganoon kadaling lapitan. Dapat mong kunin ang pagkakataong ito para maramdaman ang dragon pressure ng Ancient True Dragon. Magkakaroon ito ng magandang epekto sa pagpapasigla ng iyong isip. Kung nakakuha ka ng sapat, hindi ka masyadong mapapahiya kapag nakatagpo ka ng isang malakas na kaaway sa hinaharap. Bagamat si Qin Yu ay isa lamang Second Order Origin Return ng Realm Cultivator, tila siya ay may malaking prestihiyo sa grupong ito ng mga Qin Family Guard. Sa sandaling binigkas niya ang mga salitang ito, ang mga gwardya ay hindi na nabalisa at sa halip ay nagsimulang tahimik na iikot ang kanilang secret arts upang paalisin ang mga nakakagambalang kaisipan sa kanilang isipan. Habang binabantayan si Qin Yu, dahan-dahan silang lumakad pasulong habang ginagamit ang dragon pressure para pasiglahin ang kanilang isipan. Biglang sumimangot si Qin Yu at tumingin sa isang direksyon. Sa kabilang banda, ngumiti si Yang Kai sa kanya at maluwag na naglakad pasulong na may kalmadong tingin sa kanyang mukha. Ang taong ito, tumingin si Qin Yu sa likod ni Yang Kai ng malalim at nalaman niyang siya, na noon pa man ay magaling magbasa ng mga tao, ay hindi niya nakikita. Hindi siya nagpakita ng kahit kaititing na pananabik sa mga kayamanan sa Soaring Dragon Altar. Habang ang iba ay sinusubukan ang kanilang makakaya upang makipagkompetensya para sa kanila, siya ay tila na mamasyal sa isang hardin, kalmado at nakaka-relax. Palihim na umiling si Qin Yu at ibinaba ang kanyang mga mata, ngunit nang iyanggat niya muli ang kanyang ulo, isang kakaibang liwanag ang bumungad sa kanyang magagandang mata na parang mga bituin. Kasabay nito, humigpit ang katawan ni Yang Kai, na parabang may isang pares na mga mata na nakakakita sa mga misteryo ng langit na sumilip sa kanyang mga lihim. Biglang lumingon si Yang Kai kay Qin Yu. Sa isang iglap, nang inagang malambot na katawan ni Qin Yu at nagsimula siyang umubo ng marahas. Young lady, nagulat ang mga tanod. Paulit-ulit na winawagayway ni Qin Yu ang kanyang kamay habang nakayuko at tinakpan ang kanyang bibig ng isang sutla na panyo, na umuubo sa sobrang hirap. Pagkaraan ng ilang sandali, unti-unti siyang gumaling. Ayos lang. Napabuntong hininga si Qin Yu, ngunit nang tumangala siya sa posisyon kung saan nakatayo si Yang Kai, nalaman niyang matagal nang nawala si Yang Kai, dahilan para mapabuntong hininga siya. Ang batang babae na ito ay kakaiba. Kasabay nito, nakasimangot si Yang Kai, na nakikihalubilo sa karamihan. Palagi niyang nararamdaman na ang babaeng ito na nagngangalang Qin Yu ay pambihira, ngunit ang kanyang paglilinang ay isa lamang maliit na Second Order Origin Return ng Realm, na talagang ikinagulat niya. Sa partikular, nang sumulyap si Qin Yu sa kanya ngayon, parang nakikita niya ang kanyang mga sikreto, na naging dahilan upang tumayo ang mga balahibo ni Yang Kai. Kung hindi ito kinakailangan sa hinaharap, pinakamahusay na iwasan ang pakikipag-ugnayan sa babaeng ito. Rihim na nagdesisyon si Yang Kai, kung hindi, hindi niya malalaman kung kailan mabubunyag ang kanyang mga sikreto. Sa sandaling iyon, isang sigaw ang umalangaw-ngaw. Isang cultivator, na matagal nang natakot sa dragon pressure at nawalan ng malay, ay tumayo sa pwesto at nagpakawala ng matinis na sigaw, ang kanyang mga mata ay nanginginig, na parang nakakita lang siya ng isang bagay na lubhang nakakatakot. Nagsimulang lumakas ang kanyang lakas habang umaatake siya sa lahat ng direksyon. Makalipas ang ilang sandali, sa isang putok, bumukas ang ulo ng cultivator na ito, na naging sanhi ng pagtilamsik ng pula at puting bagay sa lahat ng direksyon. Ang walang ulong bangkay ay bumagsak ng mahina sa lupa, isang kalunos-lunos na tanawing pagmasdan. Ang eksenang ito ay nagulat sa malapit na cultivator. Hindi ito ang katapusan. Ang pagkamatay ng cultivator na ito ay parang fuse, at sa sumunod na sandali, sunod-sunod na hiyawan mula sa iba't ibang direksyon. Ang mga taong ito ay nagdusa ng parehong kapalaran bilang ang unang cultivator, na tila sila ay nasa isang bangungot. Ang kanilang lakas ay nagnangalit, at pagkatapos ng ilang random na pag-atake, ang kanilang mga ulo ay sumabog. Dragon pressure. May sumigaw sa sobrang takot. Naunawaan ng lahat kung paano namatay ang mga taong ito. Malinaw, ito ay dahil ang kanilang mga divine senses ay pinigilan ng kataas-taasang dragon pressure, na nagdulot sa kanila ng kasawian. Sa ilang sandali, ang ilan sa mga mas mahihiyain at mahihinang cultivator ay hindi na nang ahas na sumulong at sa halip ay umatras upang protektahan ang kanilang sarili. Gayunpaman, nang magsimulang gumalaw ang kanilang mga figure, ang hindi mabilang na mga guhit ng liwanag ay biglang bumaril mula sa Soaring Dragon Altar, na sinamahan ng sunod-sunod na tunog ng pagsirit. Namutla ang lahat sa takot. Ang hindi inaasahan ng sinuman ay ang mga bahid ng liwanag na ito ay hindi pumapatay ng mga tao nang walang patutunguhan, sa halip ay pinuntirya lamang ang mga umuurong na cultivator, na walang nawawala kahit isa. Sa isang kisap mata, mahigit 30 bangkay ang nadagdag sa lupa.